Okay, for this lesson, we're going to talk about primary consolidation naman doon sa compressibility of soils natin, no? So, the objectives of this study. So, i-recall muna natin yung process of soil settlement natin. And then, we should be able to differentiate mamaya kung ano ba yung types of primary consolidation, no? Kung yung soil ba natin ay normally consolidated or over-consolidated na siya. And finally, dapat matutunan natin yung application ng knowledge natin to evaluate primary settlement problem. So, bago tayo pumunta dun sa primary settlement, so, recall muna natin yung process of soil settlement. So, napag-aralan natin, di ba, na yung property of soil natin, yung isang property niya ay yung compressibility. So, ano ba ulit yung nangyayari dun sa soil natin? So, kapag tinanggal po natin yung air, okay, so expulsion of poor air natin, siya po ay tinatawag na compaction. However, kapag meron pa rin tayong continuous load applied doon sa ating soil sample, so syempre, pag wala ng air, ang susunod na matatanggal, ma-squeeze out na natin yung water. So therefore, yung expulsion po ng ating water ay tinatawag nating consolidation. And then kapag meron pa rin continuous loading applied doon sa ating soil sample, so nagkakaroon na, okay, ng plastic readjustment doon sa ating soil at tinatawag ulit siyang consolidation. So, ito po, consolidation. Ito rin ba consolidation? So, yes po, no? Yung isa, pag expulsion of pore water, tinatawag na primary consolidation. And kapag sa soil naman, secondary consolidation naman. So, therefore, yung po palang ating settlement. So, yung process niya, yung una, magkakaroon muna tayo ng immediate settlement. So, yun yung expulsion of air din natin, or minsan pwede rin in other conditions, pwede rin po siyang tinatawag na, okay, turbulent expulsion ng ating pore water. So, considered pa rin siya as settlement. However, kung hindi na turbulent yung ating expulsion ng pore water, so pumapasok na po siya dun sa ating primary consolidation. And then finally, kapag wala na pong air, wala na pong water, so ang nangyayari na po ay secondary consolidation. So ito pong process of settlement, i-clear ko lang ha, na ito po ay sunod-sunod, no? So immediate, primary, at saka secondary. So hindi po pwede na mauuna si secondary settlement, tapos saka mangyayari si immediate, no? So hindi po pwede yun. Dapat immediate muna, followed by primary consolidation, and then secondary consolidation. So therefore, we could compute for our total settlement, which is equal to, okay, total settlement natin, okay, settlement mula sa initial plus settlement mula sa primary plus settlement mula sa secondary consolidation. So previous video natin or lesson natin, di ba, napag-aralan na natin yung immediate settlement. So in this lesson, ang pag-aaralan naman natin ay primary consolidation. So, dito sa primary consolidation, pumapasok yung normally consolidated clay natin at saka over-consolidated clay. So, medyo nakaka-stressful pakinggan, no? However, madali naman natin yung maiintindihan. And then, kung mapapansin natin dun sa ating consolidation, so clay yung ating pinag-uusapan, no? Because consolidation can only happen kapag masyadong maliit yung ating soil particles. So imagine na lang, kunyari meron tayong sand or gravel, kunyari sand, gravel. So, di ba, masyadong malaki or coarse yung ating grain soil. So, therefore, madali lang naman magpapas yung water kapag ka coarse yung grain soil natin. However, kapag tayo ay may clay, okay, so kapag ka clay, so masyadong dikit-dikit yung ating pore. So, therefore, poor yung connection ng water. So, nahihirapan siyang makalabas or ma-squeeze out doon sa ating soil sample. So, that's why yung consolidation lang po ay nangyayari doon sa ating clay layer usually.